33. Naka-video pala yan. Yan, okay na po. Thank you. Sir Victorino Maliberan, yan. So, ang daming talo. Hey, what's up? Good morning mga kagre. So, my name Mike Roma, Smart Papi, and welcome to my vlog, yan. So, kung di ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, so mag-subscribe ka na and click the notification bell para lagi kang updated sa mga sa susunod kong video, yan. So, for today's video, guys, so I'm here in barangay. Di ko alam, basta malapit to sa barangay Dao. Yan. Ma'am, anong barangay nga po ito? Barangay Tabangao, Dao. Yan, so barangay Tabangao, Dao, yan. So, welcome po sa vlog natin. Subscribe nyo naman ang channel ko, Mike Roma Smart Papi, yan. Ano pong pangalan nyo? Melody Digno po. Melody Digno. Yan, si Ma'am Melody Digno, yan. So, welcome po sa vlog natin, sa YouTube po, yan. So, pupunta kami dito kay Sir Albert. Basta si Sir Albert yun. So, mag-monitor kami ng damage report ng crop. So, nakita namin, meron dong talong. So, meron na silang pitas na talong. So, pupuntahan natin kung naapiktuhan ba yung kanilang halaman ni Julina. Diyan, Julina, walang dangal. Hindi, joke lang. Julina pala, typhoon. Typhoon of Julina. So, kasama natin si Kuya Max and of course, si Ma'am Janice. And so, in-assist po kami ni Sir. Ano pangalan ito? Albert yata, si Sir Albert. Yan, ang taga-Okbas naman. City of Batangas City, yan. So, shout out sa mga taga-Batangas City dyan. Yan, so, and of course, yan, nakita nyo naman, so walking on the road kami. Yan, so medyo maputi, kaya okay lang yan. So, para matulungan din natin yung mga farmers, diba? Siyempre, kapag halimbawa, pag may mga damage po yung kanilang halaman, pwede nating palitan ng mga seeds para makapagtanim ulit sila sa susunod na cropping, yan. So, wait nyo na lang mamaya, guys. Yan. So, samahan nyo kami, guys. So, malapit na kami dito sa farm ni Sir Albert. Di ko alam, Albert pa yun. Basta. O may interviewin natin kung sino o kung anong pangalan niya. Yan. So medyo malapit na tayo. So, siya po yung president ng Vegetable Growers dito sa Batangas City. Yan. So, titingnan natin. So, medyo bundok tong area na to. Pero, ano lang, masaya naman. Yan. So, kailangan natin magsuot ng face mask. And dito na tayo sa bahay nila. So, yan. So, makikita natin yung kanilang talong. Yan. So, ang daming talong. Yan. So, nililinis po nila yung kanilang talong. And yung packaging po nila ay nasa tintilos. Yan. So, wait lang, may natawag. Yung sa record, ma'am, na nitong nabigyan po ng Bindi Maman ho, nasa members na binigyan. Ang total member, ma'am, is nasa 200 plus. Hindi ko lang masasabi yung exact, ma'am, ha.
200 plus. Tapos ma'am, ang ay di ma'am, yung member po, members. Ah, member. 200 plus po members. Ano po? Hindi ko lang masabi yung exact number. Ang total ma'am area ng Gulayan na nasa member niyo Sir Victor kasi doon sa sulat na ipinasa ni Ma'am Plong na nagkakamali is nasa 134 hectares. Assorted ma'am yan. Ano po? Meron po dyan talong. Bali, ano kasi sir, itong 134 hectares, kukunin po namin ilan yung total. Kumbaga, sa ngayon po, estimate muna tayo kasi syempre hindi naman natin... Apo, tama po. Kasi ang crops ma'am dyan ay talong, bali, kukunin sili. Ko muna po yung talong po, ilan yung total area po ngayon. Ayun lang. Pero makikita natin yung sa ating master. Po, ano po ba ang isusunod nyo dito na itatanim? So, kung ano po, may mga available nga po na seeds sa atin na nabanggit ko nga po kanina na ipokus na natin sa kanila na lahat ng nakukuha nyo under ni BA region, dito nyo na ipokus lahat. Para yung kung may procurement man kayo dun sa office nyo, iba natin po sa amin. Kasi ito po ay, ang variety po ng talong nito ay Calixto, yan. So, merong mahaba, merong maigsi, merong katamtaman lang naman. Kalisto ma'am yan yan. Ang akin ma'am, na total yun yung tatanim ko ng talong lang ay 2 hectares. Ang kay sir lang. Yung sa akin lang. Sir, ilan yung, kailan ka nagtanim? Kami ay second week of June. Dahil kami nakadepende sa tutak ng ulan. Rainfall. Na-plant kasi ma'am itong lahat ng area kung ito. Sir, saan niyo po dinadala ang inyong ano ito? Katulad nito ma'am, ito ay dadala inyo sa Tanawang Good. Yung iba po. Yung local. Kaya ari naman, i-donate ko lang ayang same na yan. Sir, magkano po ang price ng talong niyo? Ang napakababa mong ngayon itong ano, bago bumagyo ay inabot lang ng 10 kilo sa amin. Pasabi mo na lang ngayon. Pinsin na isang linggo. So, laki ng dumaan. Ngayon kaya araw. Sir, doon sa itong 2 hectares, sa per hectare po, ilan yung na kukompute nyo na production nyo? Depende po. Sa weekly po, sa, ilan yung na ano yung kilo sa weekly? Dahil ako ma'am ay 2 times a week dahil every 3 days ako sa ako ilan? So ito po yung squash, yan. Bakit po may pangalan, Timel? Ah, may mga may-ari na siya. Yung pangalan ng mga gustong bumili yan. So, pang pinakbit po yan. Masarap yan sa riwa siya. Diba? Ang talagang tiyatan lang yung mga dito na gusto ng mga tao, yung Tagalog. Lagkitan ng bawan, bawan na para ito. So, sina Sir Victorino, hindi lang sila nagugulay, kundi nagtatanim din sila ng siniguilas kasi dito sa lugar na to sa Barangay Tabangaw and Barangay Dao. So marami ditong siniguilas. Kaya yan, meron silang seedlings ng siniguilas. So try natin kung pwedeng humingi yan. So di ko alam kung anong kulay yan ng siniguilas. Yan o. So meron silang ano seedlings. Pwede tayong humingi mamaya. Tatanim natin dun sa office. Puntahan namin ang farm ni Sir Victorino. Yan. So correction po, so Victorino pala ang pangalan ni Sir. Yan. Yun muna kaming ginawan ko ng... Hindi naman ganun, malaki ba ang rasyon? Naku, wala po kami. Kaya it's BCC ko kami. Eh, dun sa record po kanina, sa baseball. Nasa po. Yeah, so talong. Yeah, so meron din silang tanim na mango. Oh, maraming mangga dito. Yan. Oy, G-Lord. Shout out kay Sir G-Lord. So ito daw ang mangga ni Sir Robin, yan. So puntahan niyo dito. Yan, so meron din silang kalabasa na tanim. Meron din po silang cassava. So ito po yung talungan ni Sir Victorino, yan. So dumapa yung ibang talong, yan. Yan, so may mga bunga pa siya. So yan, in fairness, magaganda yung bunga ng talong. Yan, so ang variety po nito ay Calixto variety. Yan, so iba po ay mga dumapa. So makaka-recover pa kaya yan, sir?
sa aming karanasan, sir, ito ay nakaka-recover naman. Kaso matagal, aari halos one month na magkaka tapat lang ang kanyang bunga. Sir, last year po ay ano po, nagtanim din po kayo. Mga gaano po ka laki ang inyong kinita? Kumita po ba kayo nung isang taon? Nung isang taon, sir, ay kumita rin naman ako. Kaso hindi siya gayong kalaki. Opo. Ito po, sir, halimbawa, may isang ektarya po ba ito? Ari, sir, ay may isang ektarya. Sa isang ektarya po nito, sir, mga magkano po inyong nagagastos? Siguro, estimate nyo lang po. Estimate namin, nasa mga 80,000. 80,000. Tapos ang magiging kita, halimbawa, estimate nyo lang din po. Pag tama, ay pwedeng mabot ng milyon. Million pero pagka din naman sumala, okay. Yan. So last year, nung isang taon po, kayo ga po ay kumita or lugi? Kung tutuusin, hindi kung babayaran yung sa aming mga nagtrabaho, ay parang hindi makakasapat. Pero, sir, gaano ko na po kayo katagal nagtatanim ng talong, ng gulay? Almost 10 years. 10 years na. Yun, sir, sa 10 years na po yun, kayo ga po ay may naipundar na, or for example, nakapag-aral, pinag-aral pong inyong mga anak, ano po inyong mga nabili? Ako ay nakabili ng jeep. Wow. Nakabili ako ng tricycle. Ilang jeep po, sir? Isa lang naman. Second hand yung jeep. Okay. Pero yung tricycle, brand new. Brand new. Ilang pong tricycle? Isang tricycle. Yun po ay kita na po sa inyong pagtatalong. Kita ko sa wow. Congrats sa inyo, sir. Tapos ang aking mga anak ay 6. Ay tatlo na yung napagtapos ko. Yun. Ano tapos pong natapos, sir, ng inyong mga anak? Yung isa ay teacher, yung isa ay BSBA. Tapos yung isa ay... dalawa yung BSBA. Ano po yun siya? Management, accounting, parang ganun po. Business commerce, ad. Business ad, yun. Yun, diba? So, si sir nakaka-inspire po. So talagang may kumikita talaga sa ano sa paggugulay tulad nito, pagtatalong. So, dahil si sir, so nakapag-tapos ng kanilang tatlong anak and syempre mayroon na rin siyang naipundar. So, nakabili din siya ng... brand new tricycle and second hand na jeep. Sir, kahit second hand lang po yun na jeep, at least minabili po kayo, di ba? Malaking bagay na po yun para sa inyong pagtatalong, di ba? So pag harvest, kung saan nyo pwedeng, opo, pag nag-deliver, kung saan nyo po pwedeng dalhin ng inyong mga talong, so pwede nyo pong i-deliver po doon, di ba? So sir, ano po inyong masasabi sa mga farmer na patuloy na nagtatanim, na ang iba hindi kumikita, nagre-reklamo, yan. Ano po inyong suggestion, sir, or di kaya may itutulong? Masasabi ko sa mga farmer na katulad ko, siyempre, yan po. Yun pong pagtatanim ay talagang subertihan din yan eh. Siyempre, kahit tayo masipag, ay nakadepende pa rin sa mga kalamadyad na dadating at saka basta ang sinisigurado ko lang yung ating determinasyon ay huwag nating babaguhin. Huwag yes. Tayong susuko, patuloy na tayo magtatanim at patuloy natin gagawin, ibibigay yung best natin at talagang may awa po ang Panginoon sa atin at bagaman may mga pagkakataon na hindi sinuswerte pero mas nakakalamang yung tayo ay magtatagumpay. Tama po. Yeah, sir, may tanong pa po ako. So, sa mga technology naman po, ano po inyong mga ginagamit? Adi, ang katulad nito, napakaluwa nga yung aking area, ay siyempre hindi ko makakayanan yan pag hindi yung mga makinarya katulad nito, pag-cultivate, ay ginagamit ako ng hand tractor. At saka, kung mapapansin, yung aking pagtatanim ay nakadesign. Hindi mo wala makita ngayon kasi nga nagtumbahan. Yan ay isa na yung ginagamit kong technique para sa mas madali at maalwang pagtatrabaho sa ating yan, sir. Sir, mula po sa ating gobyerno, ano po mga tulong na nakarating na po sa inyo? Ang isang ipinagpapasalamat ko nga yung makinarya katulad ng multi-tilling machine at saka itong aming ginagamit na power spray. Talagang aming pinakikinabangan at nagagamit namin dito sa amin. Yes, malaking tulong po yun sa inyo, tulong. Sir. Ano po, diba? So, sige, sir. Sir, ano pong masasabi po sa mga tulong niyo po sa inyo mula sa local government hanggang sa national or regional level po? Ako ay bilang isang farmer, ako ay nagpapasalamat unang-una sa aming LGU, sa Okbas, na talagang siya ang nagmulat sa amin.
sa OPA, sa taga region, saka sa DA, sa lahat ng mga tulong na ipinaabot sa amin. Ito po ay lubos naming pinagpapasalamat. Isa po yung dahilan kung bakit kami patuloy na ginagawa namin yung aming pagtatanim. Yun, sir. So, thank you so much po sa inyo, Sir Vic. Sa, parang yung balahibo ko tumitindig. Kasi, so, syempre, sir, so, nandito po kami sa mga taga-DA para suportahan po yung mga farmers. So, kung ano po ang inyong tulong na gusto, so, gagawin po namin yun, gagawan po namin ng paraan sa abot po ng aming makakaya. Basta po, tuloy lang po tayo sa mga pangarap natin, sa mga gusto natin para mabili din po natin ang lahat ng gusto ng sa inyo po, pangangailangan ng bilang isang farmer. So, thank you so much po, sir. And God bless po. Yun. Sige, sir, ulit nyo. Sabihin nyo mo. Maraming maraming salamat, sir. Sige. Welcome po, sir. Thank you po. Naka-video pala yan. Yan, okay na po. Thank you.